Irene. Huwag mo munang isipin si Clara. Tutulungan ka namin to raise funds para sa expenses ni Kuya dito sa ospital. Naku, Lucy, salamat. Pero cargo ko ang kuya niyo. Niligtas niya ang anak ko. Irene, ano ka ba? Kuya namin siya, kaya cargo din namin siya. I'm sure makakahanap kami ng paraan sa negosyo. Si Kuya yung sole assignatory, pero I'm sure we can find a way. Lucy, huwag niyo gagalawin yung negosyo niyo. Pinaghirapan niyo ni Nato yung naitayo. Gusto ko pagkagising niya maayos ang lahat. Pero Irene, I was just thinking kasi namin... Hayaan mo na, hahanap ako ng paraan. Hahanap ako ng solusyon dito. Kaso mahihirapan ako, Lucy, lalo na aaligid-aligid yung Clara na yan dito. Kailangan makahanap ako ng paraan para hindi na siya makatungtong dito sa ospital. Hindi pa ako. Ano ba? Bitiwan mo nga ako. Huwag mo akong hawakan. Sorry po, ma'am. Sinisigurado ko lang na mailayo kayo sa asawa ng pasyente. Mukhang galit na galit. Baka masaktan kayo. Sensya na po, ginagawa ko lang yung trabaho ko. Teka, sandali. Alam mo, naiintindihan ko naman na ginagawa mo lang ang trabaho. Pero hindi ito ang huling beses na pupunta ako dito sa ospital. Kaya gusto ko, sa tuwing pupunta ako dito, papapasukin mo ako. Kakaintindihan ba tayo? Maliwanag po, ma'am. Magre-report ka sa akin. At i-update mo ko sa kung kailan nandito yung babaeng yun. At kung kailan wala siya. Sige po, ma'am. Ito ho ang litrato ng babae. Ginugulo niya kami. Imbis na gumaling ang asawa ko, nakakadagdag ho siya sa stress. Sana ho maintindihan niyo kung ba't ko ginagawa to. Sige po, Mrs. Villadulid. Inform ko po lahat ng gwardiya natin dito tungkol sa reklamo ninyo. Saan po ninyo na hindi na makakapanggulo ang ginang na to? Salamat ho. Sige. Nako, yan si Clara, kailangan disiplinahin niya, ha? Sumusobra na. Napakasama nga ho talaga ng ugali niya na itetay. At napakayabang pa. Kawawa naman si Ate Irene. Eh, hindi naman magmamalaki ang Clara niyan kung hindi dahil sa mana ni Mamang. Ako, Emma, kailangan nating mabawi ang mana. Excuse me lang, no? But I can't help but overhear. Alam nyo, kinausap ko na yung Clarang yan eh. Nako, Auntie. Diretso nyo nga kami. Meron pa kayong I can't help but overhear. Eh, alam naman namin sinadya nyo makinig. Alam mo, Lucy, magkakakampi tayo dito. As a matter of fact, gusto ko nga mabawi ninyo ang pera ni Ate Kunching. Dahil nabubwisit na ako sa Clarang yan. Ah, talaga? Gusto niyo mabawi ang pera? Pagkatapos, magkano? Ilan? 10? 20? 50? 100%? Naku, Auntie, huwag na kayong tumulong. Okay na kami. Kasi, alam naman namin kung ano talagang habol niyo. Ang makuha ang lahat sa pamilyang to. Talagang bastos ka na, ha? Sumusobra ka na, wala ka na respeto sa akin, ha? Oh, buti alam niyo. Kasi wala kayong kwentang tao. Kaya siguro hindi kayo hinayaang maging ina na nilayo agad sa inyo ang anak nyo. Kasi kung sarili nyong pamilya, kaya nyong traidorin para sa pera, siguro sariling anak nyo, kaya nyo ring ibenta. Bastos ka talaga! Huwag nila! Huwag yung sanang antayin na pati ako mawala ng respeto sa inyo. Tama naman siya eh.
wala akong pera pang tustos dito sa pagpapagamot sa'yo. Pero pera lang yun nato eh. Di ako susuko dahil dun. Mrs. Villadolid? Doc. I'm sorry to disturb you. I just came over to tell you na merong series of tests na naka-schedule bukas para sa asawa ninyo. Meron ding specialist na from Manila to personally check on your husband's condition. And Mrs. Villadolid, didiretsuhin ko na kayo. Malaking halaga ang kakailanganin. See you, Doc. Gawin niyo ang lahat ng kailangan gawin para sa asawa ko. Para gumaling siya kaagad, bumalik na siya sa amin. Gagawa ho ako ng paraan para mabayaran lahat ho yan. Makakaasa po kayo, Mrs. Villadolid, na ginagawa namin ang lahat para sa asawa ninyo. Excuse me. See you. Sa kaibigan ko sa bangko, mag-emergency loan po ako. Naisipan ko nga din po na ilapit si natin sa mga charitable institutions. Kasi para makatulong naman kahit paano po, kahit 25% o kalahati ng hospital bill dito. Chinek ko na nga rin po yung health card din natin, buti hindi pa po expire. Tsaka yung insurance po niya pag na-aksidente, katulong din po yun eh kahit paano. Ako siguro kayo kung ba't ko ginagawa ang lahat ng to. Kasi sumumpa po kaming dalawa sa Diyos. Sumumpa kami na sa hirap at ginawa magkasama kami. Kamatayan lang ang maghihiwalay sa amin. Nak, meron kaming konting naipon ng nanay mo. Bibigay namin yun sa'yo. Tsaka na, may kilala ako sa PCSO. Sigurado matutulungan tayo nun. Positibo po ako na malalampasan po namin to. Ito, ito. Sa-shot ako nito. Sige. Nay, tatay, ito rin. Sana yun. Uy, uy, uy! Ano yung nagawa niyo? Gamit ko to! Ba't yung pinapakilang mga papeles ko? Bitiwan niya yan! Naghahanap kami ng paraan para mapalayas ka sa bahay namin. Bahay mo? Baka nakakalimutan mo, Lucy, na ampon ka lang. Mas may karapatan pa ang mga hipon dyan sa bagsakan sa bahay nito kesa sa'yo! Talaga! Talaga! Ano, Clara, tama na! Tigilan mo na yung pagbabanta mo! Tapos na yung pagre-renarinahan mo dito! Nagising na kami lahat sa katotohanan at sawang-sawa na kami dyan sa kasamaan mo! Kaya kung may natitira ka pang hiya sa sarili mo, umalis ka na! Alis? Mamamatay muna ako bago ako umalis sa bahay na to! Akin to! Yung mga damit mo, akin yan! Yung pagkain na kinakain nyo, akin yan! Pati na rin ang hangin na hinihinga nyo, akin yan! Akin ang lahat na ito! Napapaliw ka na talaga? Baka nakakalimutan mo. Hindi lang ikaw ang binigyan ng legal na karapatan ni Mamang. Ako rin! Kaya ako ang magkocontest ng will ni Mamang.
sabihin ko. Babawiin namin ang lahat sa'yo. Hindi na ako basta mananahimik na lang, Clara. Ah, matapang ka naman! Ay! Anakawan mo ka na dito! Susuwagin ba ako ng mga kasukay? Kayong tatlo, hindi ako natatakot sa inyo! Kalabarin nyo man akong harapan o pailalim, wala akong pakialam! Dahil alam ko na ako ang mananalo at kayo ang talunan! Dapat magpasalamat sa'yo eh. Eh, ate, sino pa bang magtutulungan kundi tayong dalawa din magkapatid, diba? Tsaka ngayon wala si Kuya Natoy. Kailangan natin maging matatag dalawa. Ate, kahit hindi kita totoong kapatid, dahil ikaw pa rin yung Ate Lucy ko. Natawagan ko na pala yung kaibigan kong lawyer, si Mona. Tutulungan niya tayo sa pagkontest mo ng will ni Mama. Uy! Emma! Emma, okay ka lang? Ano pa ang nangyari? Wala. Okay lang kami. Ato ka. Uy. Ano nga pala, Lucy? Busy ka ba? Kailangan ko kasing katulong sa bagsakan eh. Tulungan mo naman ako. Ha? Ako? Eh, nagka-problema nga nung tumulong ako last time, di ba? Ayoko na maulit yun. Wala kasi si Insan eh. Emma, ikaw na lang. Yeah. Nag-aantay pa ako ng tawag, Kuya Ribong. Ako magbabantay, Kuya Natoy. Si Naitata na lang. Wala na. Ate Lucy, ikaw na. Ikaguide ka naman ni Kuya Ribong eh. Ribong! Sige, sige. Ano ba talaga? Ang gulo mo, ah. Sige, tutulong na ako. Ako na. Pero tulungan mo ako, ah. Alam mo naman, wala akong kaalam-alam, eh. Hindi lang kita tutulungan. Babantayan pa kita. So baka ulitin mo na naman yung ginawa mo dati. Hindi na nga. Promise na, oh. Sige, promise yan, ah. Oo. Matuwa naman kapatid mo sa'yo. Tara. Nako, yung jacket mo. Ay. Maginaw sa ospital. Salamat po. Yung uniform ko rin po, okay na rin. Para bukas, diretso na ang eskwelahan. Pe, salamat ha. Pinabantayan mong kuya mo kahit may galit ka sa kanya. Nay, wala na po yun. Okay na lahat yun. Kung si Ate Irene nga, sinusubukan siyang patawarin. Ako pa kaya. Ako po. Ako po. Sino po sila? Ay, magandang hapon po. Si Mrs. Villadulid nandito po ba? Nasa ospital siya eh. Bakit po? I-update lang po sana namin siya tungkol sa investigasyon namin sa aksidente ng asawa niya. Bakit po, sir? May mga bago po ba kayong mga leads sa mga suspect? Kami na rin pong magkasabi kay Ata Irene. Eh, in-raid ho namin kasi yung hideout ng mga suspect. Muntik na ho namin silang mahuli. Pero natunugan niya tayong pagdating namin kaya sila nakatakas. Pero may nakuha ho kami mga ebidensya na pwedeng mag-identify sa mga suspect. Hindi ka ba marunong kumatok? Pwede ba, Aunt Mira? Pagod na ako makipagtalo. Ubus na ang pasensya ko sa mga taong kinakalaban ako. Are you threatening me? Hindi, Aunt Mira. Ang sinasabi ko, kailangan mo kumampi sa akin. At bakit ko naman gagawin yon, Aber? Kasi, makikinabang ka sa akin. At makikinabang din ako sa'yo. O ano? Kakampi ba kita o hindi? Siyempre, kakampi.
I think we're meant to be working together. Kasi pareho tayong palaban at walang uurungan. Saan ang biyahe ng piloto ko? Sa langit po, Lunatay. Papunta po kay Papa God. Eh, gusto ko nga po siya kausapin eh. Masasabihin ko po sa kanya, sana po maging okay po si Daddy Buddy. Pwede po ba yan, Lunatay? Oo naman na po. Gusto mo ba ngayon, ha? Paano po? Lika. Ayan. Pikit mo ang iyong mga mata, buka mo ang iyong mga kamay. At ang gagamitin nating pakpak para marating sa langit yung mga prayer mo para sa daddy body mo. Para mas malapit ka kay Papa God. Tapos ka na po? Opo, Lolo Tay. Alika, Miko. Alam mo bang sobrang saya ko nung pinanganak ka? Kasi sa wakas, may tagapagtanggol na ang mama mo. At dapat maging malakas at matapang ka, ha? Para sa kanya. Paano pong malakas at matapang? Meron pong masas at saka may pandesas sa dyan para po kayo? Hindi lang yan, Apo. Dapat maging malakas din ito. Para sa tuwing malulungkot ang mama mo, dyan sa kukuha ng saya at lakas sa puso mo. Parang battery po pala ang puso ko. Oo, Apo. Battery na kayang pailawin ng puso ng nagdidilim. Pinaglalaban ka nito. Kaya sana paglaban mo rin ako. Sa mga comatose patients ang
magpakita ng stimuli o response sa mga taong malapit sa kanya. This can be triggered by hearing, sense of touch, sense of smell. This is an indication na nagiging okay na siya. Diyos ko, salamat po, Doc. I would advise now to remind the patient of his favorite things. For example, his favorite cologne or the smell of his favorite food. Opo. Makakabuti rin sa pasyente na palibutan natin siya ng mga taong malapit sa kanya. Just to remind him of the people and the life that he will return to once he wakes up. Opo, Doc.